Habang kumakain kami dalawa, ramdam ko naman ang namuong tensyon na ayoko kaming kumakain. Misto lang walang gusto magsimula ng pagsasalita. At marahil ay hindi siya nakatiis. Siya na ang bumasag ng katahimikan. Sorry tol sa ginawa ko. Lasing kasi ako nun. Hindi ako kumibo. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga at iginuri-guri ang kamay sa basitong plastic na nilagyan ng soft drinks. Ewan kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. Ngunit ewan ko rin. Basta sorry. Hindi ko nagagawin yun. Ang dugtong niya. At napansin ko na lang na ipinahid niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Tumulo na pala ang luha niya. Huwag kang mag-alala tol, hindi naman ako galit eh. At huwag kang mag-sorry dahil kagustuhan ko rin naman yung nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nasasaktan ako tol kapag nakita kitang malungkot, ang nasabi ko na lang. Ewan ko rin kung bakit ganoong linya ng pagsasalita ang lumabas sa aking bibig. Hindi siya umimik. Alam mo, ikaw ang best friend ko at kauna-una ang kaibigan na sobrang naging close ng ganito sa akin. Sabay hawak ko sa kanyang kamay at pinisilyo ng higpit. Ayokong nakikitang malungkot ka tol. Dugtong kong nanatiling nakayuko na tila ba nahihiya sa akin sinabi. Hinayaan lang niyang hawakan ko siya. At maya-maya, naramdaman kong pinisil na rin niya ang aking kamay. Ewan ko ba, sa ginawa kong yun, ay parang magkasintahan tuloy ang dating nito sa akin. Saan ka ba nakakita ng dalawang lalaking magkatabing nakaupo? Dikit na dikit ang mga katawan. Nag-holding hands sa isang lugar na madilim-dilim na halos kami lang ang tao. Kulang na lang ay magyakapan at maghalikan. Salamat tol. Ikaw lang din naman ang best friend ko eh. Sana ay hindi tayo magkahiwalay. Ang sambit niya. Siyempre naman, bakit ba tayo maghiwalay? Ano man ang mangyari, hahanapin pa rin kita. At dito sa puso ko, wala nang iba pang papalit sa'yo bilang best friend ko. Sorry talaga tol. Sabi nang huwag mag-sorry eh. Pag nag-sorry ka pa, kakagating ko tong kamay mo. Ang biro ko. Natawa naman siya na inosenteng na pa. Ay, sorry po. Hindi na maulit. Kaya doon, kinagat ko na talaga ang kamay niya. Sabi niya huwag mag-sorry. Aray! Sabi niya. At nagtawanan kami. Tahimik. Alam mo tol, may nag-recruit sa akin na sumali sa isang fraternity ba yun? Ano? Ang tanong niya. Baka sa mukha ang pagkabigla. Parang swastika ba yun? Huwag kang sumali dyan, tol. Huwag. Ang matigas niyang sabi. Bakit? Violento ang grupo na yan. Hindi yan sila takot na pumatay. May kinalaman ng grupo na yan sa pagtutulak ng droga. Ban nga yan sila sa campus eh. Talaga? Ang sagot ko na lang. Makapangyarihan ng grupo na yan. Parang isang mafia, sindikato. May mga politikong taga-suporta. Marami nang nasalbis dito sa lugar na ito. At pinaghihinalaang sila ang may kagagawan. Kapag napaginitan ka nila, titirahin ka. Ganun ba? Mabuti na lang at nasabi mo sa akin. Oo, at malalaman mo kung may death threat ka. Galing sa kanila, bibigyan kanila ng pulang rosas na tinanggalan ng petals. Kung ang binigay na rosas nila
ay wala nang natirang petals. Patay ka. Tutudasin ka nila talaga. Kung may petals pa. Test lang nila yan na ibig sabihin, huwag mong ituloy kung ano man ang gagawin mong matatapakan sila. Kung gagawin mo pa rin, may warning ulit. At mas kaunti na lang ang petals. Hanggang sa bibigyan ka na ng panot na rosas. Dead ball ka na nun. Ay ganun, nakakatakot pa lang grupo na yan. Kaya kahit ano man ang mangyari, huwag kang sumari sa kanila. Pangako mo yan sa akin, okay? Pangako, tol. At salamat sa paalala. Ibang topic na lang. Mukhain niya. Anong gusto mong topic? Ikaw? Ako? Ang gusto mong topic ay ako? Natawa siya. Sira. Natawa na rin ako. At ano naman ang pag-uusapan natin tungkol sa'yo? Ang pagkagwapo ko? Talino ko? Ang mga nagkakaroon ng klas sa'kin? Dugtong ko pang biro. Sa bagay, gwapo ka naman talaga at matalino. Kumusta na ang panliligaw mo kay Emily? Wala pa. Hindi pa ako sinagot. Sabi niya, pagkatapos na raw ng midterm test, so susunod na buwan pa yun. Dati sabi niya, malapit na. Pero ewan, bakit nagbago? Mahal mo ba talaga siya? Tumango lang ako at yumuko. Parang may lungkot ang kanyang mukha sa akin sinabi. Sa akin naman, parang hindi ko rin maintindihan ng sariling kinikimkim. Parang hindi ko kayang bigkasin sa kanya na mahal ko nga si Emily. Maligo na nga lang tayo, tol. Tingnan mo ang playa, ang lapad. Low tide kaya. Ang pagbasag ko sa seryosong usapan, ang pagturo ko rin sa playa sa ibaba ng seawall. Kapag ganoong low tide kasi, lumalantad ang puro buhangi ang playa. Ang lamig kaya ah. At gabi na, madilim pa sa banda ron. Natatakot ka ba? Hindi naman. Eh di tara na. Sabay tayo at nagtatakbong tinumbok ang hagdanan at bumaba na ako patungo sa playa. Tara na! Sigaw ko na patuloy na nagtatakbo. Sumunod din siya at tumakbo rin. At nung nasa harap na kami ng dagat, hinubad ko ang aking damit at inilatag lang iyon sa ibabaw ng mga bato. Naghubad din siya. At saka sabay kaming lumusong sa tubig. Napasigaw kaming pareho nung nasa tubig na kami. Habulan sa paglangoy, harutan, tawanan, sobrang saya. Nung napagod na, humiga ako sa buhangin, nakatihaya. Humiga rin siya, nakatihaya rin sa tabi ko. Napakagaan ng aking pakiramdam. Pagiwari ko ay nasa isang paraiso kaming dalawa. Walang pressure. At ang aming bubong ay ang langit. Sampunang bilyong-bilyong bituing kumikinang. Sarap siguro kapag kasama ang iyong mahal sa ganitong kagandahang lugar at panahon. Walang ingay, walang mga tao. Napakaliwalas ng panahon. At ang dagat, sobrang payapa. Hindi siya umimik. Nakikinig lang sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Diba umibig ka na? Ang tanong ko. Hindi ko naman sinabing umibig na ako eh. Ang mabilis din niyang pagsagot. Sinabi mo kaya, yung sabi mong malayo, yung tubig ng Jensen at langis ng Ilocos ba yun? Sino naman yun? Imaginary lang yun ha. Hindi totoo yun. Maniwala ako sa'yo. O sige, kung i-imagine mo ring nandito siya, ano ang gagawin mo sa kanya? Wala ah. Wala nga yun. Tubig at nangis nga lang yun. Ang matigas niyang pag-deny. Ayaw mo ba siyang halikan? Pwede. Ayaw mo ba siyang yakapin? Pwede. Ayaw mo ba siyang angkinin? Pwede. Ikaw naman, anong gagawin mo sa kanya? Sino?
Si Emily? Wala. Itanong ko lang sa kanya kung mahal niya ako. Yun lang. Mag-usap kami ng kung ano-anong bagay. Yun lang. Oo, yun lang. Naku, kung ako si Emily, isa sa pag-uusapan natin ay ang hiwala yan. Bakit naman? Eh, pagkakataon na eh. Naghintay lang akong may gagawin ka sa akin. At nagtawanan kami. Nilingon ko siya. Dumingin doon siya sa akin. Kahit madilim ang paligid, naaninag ng aking mga mata ang kanyang postura. At ewan kung anong kabulustugan na pumasok sa isip ko. Parang nabighani ako sa kanyang mukha at sa kanyang pormang nakahubad. Hank na hank ang katawan at nakangiting nakatingin sa akin. Pakiramdam ko ay may kakaibang kiliting gumapang sa aking katawan. Tol, ang pag-aalangan kong sabi, ang boses ay seryoso at halos pabulong na, "Bakit?" tanong niya. Ang boses ay seryoso at mahina din. "Yung ginawa mo sa akin nung gabing yun, dahil ba sa lasing ka? O dahil gusto mo talagang gawin yun sa akin?" Ang diretsahan kong tanong. Alam ko masyadong sensitibo ang tanong na yun. Ngunit sinadyang ipinilabas ko talaga yun. Gusto kong malaman ng totoo. Hindi siya nakasagot kaagad. Parang napako lang ang tingin niya sa mukha ko. "Huwag kang mahiya. Hindi ako magagalit." "Yung totoo?" "Oo, yung totoo. Eh, lasing lang ako nun, tol." Tila nadisimaya naman ako sa sagot niyang yun. Malakas kasi ang kutob ko na matagal na niyang gustong gawin yun sa akin. Bigla akong tumayo sabay sabing, "Okay, fine. I heard it." At tinumbok ko ang mga damit ko. Nagparamdam ng pagkadismaya. Magdadamit na sana ako nung, "Okay, aaminin ko, tol. Matagal ko nang gustong gawin yun sa'yo." Biglang nabitiwan ng aking mga kamay ang damit ko. At napako na lang ako sa aking kinatatayuan. Hindi na agawang sumagot sa sinabi niya. Lumapit siya sa kinatatayuan ko at sa ibabaw ng mga bato, yumuko at pinulot din ang damit niya sa ibabaw nito. "Ngayong alam mo na, happy ka na." Ang may halong pagmamaktol na sabi niya habang nakayuko. Hindi nakatingin sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Halos magkadikit ang aming mga katawan habang nakatayo kami pareho. Tinitigan ko siya. Tinitigan din niya ako. Nagtitigan kami. "Ayaw mo ba akong yakapin? Ayaw mo ba akong halikan? Ayaw mo ba akong angkinin?" ang sambit ko. "Pwede," sagot niya. At naalimpungatan ko na lang ang unti-unting paglapit ng aming mga labi hanggang sa tuluyang naglapat ang mga ito. At sa dalampasigang yun, saksi ang mga bituin sa langit at ang mga alon sa dagat sa lihim naming pagsimsim sa sarap ng pagpapasasa. Thank you.